Hello guys, good evening. Today is November 4, 2019 and welcome to my channel, it's Alan Kes. And today's video ay update ko naman kayo sa ating palabas ngayon sa ABS-CBN na Pamilya Ko. And before that guys, manood muna kayo sa aking solution na review ko at sa Undas 2019 dahil para makapanood naman kayo ng other video aside from my update of the mga palabas sa ating TV. And before that, please don't forget to like and subscribe my channel and please click the bell button para ma-notify kayo on my next video. Without further ado, let's start! Diba last Friday guys ay nag-resign na si Luz at nasampal niya si Loida ng tatlong beses. And then sa bahay naman ni Betty ay nanood ng picture si Betty sa kanila ni Chico dahil nag-imot-imot na naman siya. At maya-maya ay tumawag si Chico at sabi ni Chico ay hindi na daw siya matawag na Kicks or Panda Kiko dahil parang matangkad na daw yung feeling niya ngayon dahil sinagot na siya ni Doc Sophia. Ayan. And then, sabi ni Chico, para masaya daw, labas daw silang tatlo. And then, oh my gosh! At sabi naman doon sa kabilang bahay, sa bahay nina ni Chico naman tayo pupunta. At sabi ni Peachy, ay nakita niya yung FB nila ni Doc Sophia at Chico. Nakita niya yung dalawang picture, siguro may nakalagay doon na in relationship, di ba? Yun naman ang uso ngayon sa FB. In a relationship pala, di ba? Oh my gosh! Sabi naman ni Peachy. At nakatingin sila sa FB ni Chico at Sophia. At masaya silang lahat, bagay daw sila, sabi ng kanyang mga kapatid at nakakilig pa. And then, pa-burger daw, sabi ng kanyang kapatid. Meron pang pambato si Loida. Punta naman tayo doon sa Prestige Company. Sa bahay pala nila. Ayan. Tapos, meron pa daw pambato si Loida. At walang iba kundi si Chico. Diba? Si Chico naman ay gumising na nakangiti. Masaya-masaya kasi si Chico, diba? Dahil nga, sinagot na siya ni Doc Sophia. At nabasa niya ang mga chat ng kanyang mga kapatid. And then, sa to na remember ni Doc Sophia yung sinabi ni Chico na the doctor is in love. Kasi nakita niya yung karatula or yung signage sa door ng kanyang father dahil doctor yung father niya and then nakita niya yung karatula na the doctor is in. Tapos sinabi pala ni Chico yon before nag-date sila, yung day na sinagot siya at sinabi ni Chico na joke lang sa kanya, na the doctor is in love. Kaya pinicturan niya ito at nagulat siya dahil inopen ang kanyang ama. At sabi naman ng kanyang ama, okay ka lang? Okay lang, Doc, sabi ni Doc Sophia. And then, ayun niya at sinad niya ito kay Chico. And then, so, at pinalakpakan bago nakalabas si sa hapagkainan si Chico. Anong nakalabas na pala sa hapagkainan si Chico ay pinalakpakan siya ng kanyang family dahil napasagot nga niya si Sophia palakpak. At masaya ang lahat para kay Chico. And then wag muna mag-asawa sabi ni Lola. Dahil sa tingin kasi ni Lola na pag merong babaeng inokursidahan si si Chico, I'm sure daw, sure daw si Lola na papakasalan daw niya yun. And then, tapos sabi naman ng kanyang kapatid na isa ay naumusan na daw si Berry. Sabi naman ni Berry, bakit meron ka bang syota? Sabi ni Berry. Nagsabay na sina Chico at Luz sa labas. And then dahil mag-clearance pa daw si Luz sa Prestige.
Ganyan din ang sweet ng mag-ina. Inalikan pa ni Luz ito at nag-I love you pa si ano si Luz dito kay Chico. And then si Manang naman doon sa kanila Loida ay nagtanong kay Loida kung ano na naman yung balak ni Loida. May ipapasabog daw si Loida na sikreto. Nako, wala iba yun. Sabi ni Manang, mag-ingat ka dyan sa ipapasabog mo na sikreto dahil baka sa mukha mo ito sa sapo. Nako, delikado. And then, doon naman tayo kay Betty. Nanonood ng palabas si Betty. Kaya hindi niya sinagot ang tawag ni Chico. Pero sinadya talaga niya hindi sinagot. At sabi ni Elena, nandito si Elena, nasagutin mo na. Pero ayaw ni Betty dahil medyo nagselos na si siya. Guys, nagselos siya. Dahil masaya na si Chico at mag-on na sila ni Doc Sophia. Doon naman tayo sa mga kabarkada ni Chico at kay Chico. Kumain sila ng barbecue at yun nga, sinabi niya hindi daw sinagot ni Betty yung kanyang tawa. And then, yun nga, sabi ng kanyang mga kaibigan na baka nagsiselos na daw si Betty. Tapos, wait lang ha. And then, sabi naman ni Elena ay dapat baka nagselos ka, dapat ipaalam mo yon kay Chico, sabi ni Elena. And then sabi naman ni Betty, bad timing daw kasi masyado na daw siyang maging selfish. Pero sabi ni Elena, dapat daw pag-usapan, pati daw love letters nga noon, nung first love niya ay tinatago pa daw niya. And then pinag-usapan daw nila yung mga problema nila. Sabi ni ni Elena. Tapos, ano pa gadyon? Tinatago pa niya yung mga. And then, kasi ayaw nga maging selfish ni Betty sa kasiyahan nila Chico at Sophia. So, itatago na lang daw niya yung feelings niya. And then, doon naman tayo sa Prestige Company at doon pumunta si Luz sa information at sabi niya may loan pa daw siya sa Prestige. And then, may loan ka pa ba sa Prestige? Sabi nung babae, nung sa information doon, nung secretary ba yun? Ba't kanila pinayagan na mag-resign? Meron ka pa palang loan. Tapos, tinignan ni ang record nung babae, nung secretary doon na if meron pa ba siyang loan. Binayaran na daw ng full yung yung loan niya. Kaya pala, sabi niya. Tapos, tinawagan niya si Fernan kung siya ba ang nagbayad dito. So, si Fernan nga talaga yung nagbayad dito. Yung benta nila sa bahay, doon niya kinuha yung pambayad. And then, sabi naman ni Luz, ay bayaran na lang daw niya si Fernan. Sabi naman ni Fernan na yung pera ko ay pera mo din. Huwag mo na yung bayaran. Kaya napasalamat na lang si Luz dito sa kay Fernan. Wait on guys. And then si Loida ay tumawag kay Elena. Dahil meron na naman itong plano ni itong si Loida. Nagpasalamat si Loida kay Elena dahil sa pagtulong sa kanya, di ba, nung hospital siya. And then, kaya makita daw sila dahil may importante sasabihin din si Loida sa kay Elena. And then, maya-maya ay dumating si Chico at hinanap niya si Betty. Pero wala ito doon, kaya itinuro ni Elena kung nasaan si Betty. Nalungkot din pala yung nag-interview kay Luz doon sa Prestige Company. Nalungkot sa kanyang pag-alis dahil magaling naman daw si Luz. Madali lang daw siya natuto, kaya kung siya daw yung pabuton pa sa Bisaya ay kukunin pa rin niya si Luz na maging empleyado doon sa Prestige. Tapos pag kailangan niya daw ng trabaho ulit, doon na lang daw siya pupunta sa lalaki niyon. And then may natanggap na reklamo si Mr. Chavez na meron siyang nagawang mga
hindi ka nais-nais, di ba, si ano, si Loida? Sabi ni Mr. Chavez, yung boss ni Lana. Kaya yung parusa na ibinigay sa kanya while nag-ano pa sila, nag-investigate pa about sa case ni ano ni Loida, ay pina-force leave muna si Loida nito. Yes. And then hindi daw, what's that? Hindi daw deserve ni Loida ang pain, sabi niya. Sa kanyang, ang pain na kanyang nararamdaman. Ano, may pa, sabi pa ni Loida, may pa-pain-pain kapang nalalaman siya. Dahil yung kausap niya kasi is Loida. And then, pinapagalit na naman niya si Luz. At nasali pa itong sina ang ina ni Chico. Yung sikreto nila, pinaplano pala lahat yon ni Loida. Bali yung pagkuha kay Elena. Basta sa lahat-lahat, pinaplano pala ito ni Loida dahil nga sa maaaring mangyayari nito dahil na nung pagkahiwalay nila ni ano ni Fernan. So abangan niyo bukas guys ang ating mga pasabog bukas sa pamilya ko. And that's all guys. Hope you enjoy my storytelling for today. And thank you.